Hi guys! Welcome back to my channel. Nahihirapan ka pang mag-budget para sa pamilya mo, para sa pang-araw-araw niyong pangangailangan? Well, pareho lang tayo. What? Kaya ang video mapapanood mo ngayon ay ating tututunan ng 10 paraan para maiwasan na maubos ka agad ang pera natin. So kung handa ka na, handa na rin kayo. Let's go! Ayaw mo na bang bigla na lang maubos ang pera mo? Kung ayaw mong maubos bigla ang pera mo, para sa'yo ang video na ito. Kaya naman pag-uusapan natin ang 10 money tips para maiwasang maubos ang pera mo. Pero bago maubos ang pera mo, bago tayo mag-umpisa, ay i-like mo na rin ang ating video at mag-subscribe na rin. Kaya kung handa ka na, let's go! Number 1, magtabi ka agad ng para sa ipon. Kung pagkatanggap mo pa lang ng sahod mo ay unahin mo agad yung kung ano-anong hindi mahalagang gastusin na maaaring pangluho or pambisyo ay malamang na mauubos nga ang pera mo. Hindi mo mamamalayan na sa paunti-unting paglabas mo ng pera ay nauubos na pala ito hanggang sa wala nang matitira sa'yo at sa mga bagay na mas kailangan mong pagkagastusan. Kaya napakalagang itabi mo agad ang perang para sa ipon mo at para sa mahalagang expenses. Para magawa mo ito, maaari kang magbukas ng separate na bank account o kaya ay gawin mo ang envelope system. Kung natatanggap mo ang sahod mo diretso sa bank account mo, maganda kung isend mo na agad sa ibang bank account ang savings mo. Pagkatapos ay ibawas mo na rin agad ang mga bayarin mo gaya ng renta, kuryente, tubig, budget sa grocery at pamasahe. Kung cash basis naman ang sahod mo, mas magandang envelope system kung saan ang bawat envelope ay may kanya-kanyang pinaglalaanan. May envelope ka para sa savings, may envelope ka para sa expenses, at sa iba pa. Kung ano man ang matitira sa'yo, pagkatapos mong ibawas ang savings at living expenses mo, yun ang gagastusin mo. Number 2, iwasang mag-feeling mayaman. Kung madalas kang gumastos sa kung ano-anong bagay para lang magmukhang mayaman, yan ang isa pang ikakaubos ng pera mo. Hindi importante kung wala kang latest na iPhone, magandang laptop, o kaya ay magarang sasakyan. Kasi kung bibilin mo ang mga ito para lang magmukhang mayaman, hindi mo lang niloloko ang sarili mo kundi mauubos pa ang pera mo at baka mabaon ka pa sa utang pagdating ng araw. Okay lang kahit hindi mga branded ang gamit mo, at least alam mo naman na secured ang future mo. Sa pangalimbawa nito ay yung mga magagarang celebration ng mga birthday at iba pang okasyon para lang may pang post sa Facebook. Pagkatapos ay utang lang naman pala ang ginastos. Tandaan, wala kang dapat patunayan sa mga tao sa paligid mo, sa mga followers mo sa Instagram o sa mga friends mo sa Facebook. Kung hindi mo afford ang isang bagay, walang masama dyan. Ang masama ay yung mag-feeling kang mayaman at feeling mo afford mo ito. Number 3, piliin ang mga taong sinasamahan. Malaking impluensya ng ating paggastos ay yung mga taong madalas natin kasama. Importante sa buhay natin na meron tayong mga kaibigan. Pero mahalaga rin na ang iyong mga kaibigan ay kasama mo hindi lang sa mga kasiyahan o inuman, kundi pati na rin sa pag-abot mo ng iyong goals sa buhay. Halimbawa, nagtitipid ka, pagkatapos ay nag-ayang lumabas ang iyong barkada. Dapat ay komportable kang sabihin sa kanila na hindi ka makakasama dahil nagtitipid ka. Kung mga taong nasa paligid mo ay mga totoong kaibigan, I'm sure maintindihan kanila. Kung magagalit naman sila sa iyo o magsusumbatan ka ng kung ano-ano, mag-isip-isip ka na. Ang mga ganitong tao kasi ay yung may mindset na YOLO o you only live once. Well, wala namang masama kung ititreat mo ang sarili mo paminsan-minsan. Pero wag naman araw-araw. Dahil kung hindi ka naman mayaman, dapat matuto ka rin magtipid at dumistansya sa mga ganitong tao pansamantala habang binubuo mo pa ang iyong sarili. Huwag mong pilitin ang sarili mo na makipagsabayan sa mga tao sa paligid mo. Oo, totoo nga naman ang YOLO, you only live once. Pero totoo rin ang Yago, you also grow old. Baka sa kaka-YOLO mo, magising ka na lang, matanda ka na at wala man lang na ipon na pera sa buhay mo. Kaya mahalagang piliin mo ang mga taong nakakasama mo. Mas okay na siguro yung sacrifice now and enjoy later kaysa naman enjoy now and sacrifice later. Number 4, iwasan ang madalas na pagkain sa labas at pag-order ng delivery foods. Kung gusto mo talagang mas makatipid, i-uninstall mo na ang mga food delivery apps sa phone mo.
Wala namang masama na i-treat ang sarili mo paminsan-minsan, pero kung ang goal mo kasi ay makatipid, iwasan mo na muna ang madalas sa pagkain sa labas at pag-order ng pagkain. Halimbawa, sa pag-order mo ng kape o milk tea na halagang 150 pesos sa loob ng 5 araw sa isang linggo, halos 3,000 pesos din ang aabuti ng gastos mo sa isang buwan. Hindi pa kasama yung mga delivery fee. Kung ilalaan mo ito sa pang-grocery at magluluto ka na lang, bukod sa mas makatipid ka, ay makakain ka pa ng masustansya. Number 5, iwasan ang pagsusugal. Tayo mga Pilipino kasi mahilig tayo sa mga easy money. Kaya siguro ay patok na patok dito ang kung ano ng sugal gaya na lang ng online sabong na sikat ngayon. Kapag kasi natatalo ka sa sugal, maglalabas ka uli ng pera sa kagustuhan mong mabawi ang perang natalo sa'yo. Hanggang sa di mo namamalayan na ubos na ang pera mo. O kung nananalo ka naman, kadalasan ay kakainin ka ng pagiging gahaman at isusugal mo uli ang napanalunan mo para mas lumaki ito. Hanggang sa matalo ka na at maubos ulit ang pera mo. Kaya kung ayaw mo masaed ang pera mo, iwasan mo ang pagsusugal. Number 6, iwasan ang impulsive buying. Kung madalas kang maging biktima ng impulsive buying o yung padalos-dalos na pagbili, ang isang technique para maiwasan nito ay tanong mo ang mga bagay na ito sa sarili mo bago ka bumili ng kahit na ano. Number 1, kailangan ko ba talaga ito? Baka kasi nakukitan ka lang, di ba? Number 2, may budget ba ako para dito? Baka kasi wala ka namang ekstrang pera at maapektuhan ng budget mo kapag binili mo ito. Number 3, afford ko ba itong bilhin ng cash? Baka kasi ipapangutang mo pa. Kung oo, mag-ipon ka na lang muna at saka mo bilhin kapag afford mo na. Number 4, madalas ko ba itong magagamit? Baka kasi pwede namang manghiram ka na lang sa iba. At number 5, gaano katagal ko ba ito magagamit? Baka kasi sa mga unang linggo mo lang gamitin, tapos itatambak mo na lang, okay? Number 7, umiwas sa utang or bayaran ito agad. Wala namang masama umutang, lalo na kung wala ka ng choice or kung gagamitin mo naman yung utang na yon para mas lumago pa ang pera mo. Pero kadalasan, hindi natin napapansin na mas lalo tayong naghihirap at nauubusan ng pera dahil sa ating kaka-utang. Dahil sa mga interest at lalo na kung umutang ka ng pera pero wala namang balik kasi ginamit mo lang sa luho or sa bisyo. Kaya mas magandang huwag ka na lang mangutang at kung mangutang ka ay siguraduhin mong may pambayad ka or mababayaran mo ito para hindi ka mas malugi. Number 8, magtira para sa sarili. Hindi masama ang tumulong sa pamilya, pero make sure na may naitatabi ka pa rin para sa sarili mo at sa future mo. Tayo kasi mga Pilipino, kilala tayo sa pagtanaw natin ng utang na loob. Siyempre, wala namang masama dito dahil dapat lang naman talagang pasalamatan ang pamilyang nagpalaki at bumuhay sa atin. Kaso nga lang, ang downside naman ng pinset na ito ay yung tipong nagiging retirement plan na ng mga magulang ang kanilang mga anak. Kumbaga na ipapasa na sa anak ang lahat ng responsibilidad. Sabi nga ni Melay Cantiveros, nakakahanga ang mga breadwinners. Pero dapat lahat tayo ay breadwinners. Kung may breadwinner ang inyong pamilya, huwag mong hayaan na siya lang ang breadwinner. Dapat gumawa ka rin ng paraan para matulungan siya. At the end of the day, ang mga breadwinner ay may sarili pa rin pangarap at goal sa buhay. Kaya ikaw, kung kumikita ka ngayon, siguraduhin mong magtira ka para sa sarili mo at paghandaan mo ang future mo. Putulin mo ang cycle at huwag mong gawing retirement plan ang mga magiging anak mo. Number 9, dagdagan ang source of income. Isa sa pinakasubok na paraan para hindi agad-agad maubos ang pera mo ay dagdagan mo ang source of income mo. Kung ikaw ay isang empleyado, dapat hindi lang sa sweldo ang source of income mo. Kung nagtatrabaho ka ng 8 to 5, pwede ka pa mag-sideline pagkatapos ng work mo. O kaya naman ay pwede ka rin magtayo ng maliit na business na kaya mong patakbuhin kahit habang may full-time job ka pa. Ang ilan sa mga in-demand na side hustles ngayon na kaya mong gawin kahit may full-time job ka ay ang pagiging virtual assistant, transcriber, writer, editor at marami pang iba. Samantalang ilan sa mga patok na online business ngayon na pwede mong gawin kahit may trabaho ka ay dropshipping business, online ukay-ukay, baked goods, clothing line at marami pang iba. Kung inisip mo ang puhunan kaya hindi ka makapagsimula ng small business, pilitin mo makapagtabi ng bahagi ng sweldo mo hanggang sa makaipon ka. Hindi naman mahalaga na malaki agad ang puhunan mo, start small. At kapag okay ang outcome ng business mo ay saka ka nalang mag-expand at magdagdag ng puhunan. Sa panahon ngayon, wala talagang kasiguraduhan kung hanggang kailan tayo tatagal sa trabaho natin. Marami yung mga kumpanya ang nalugi ngayong pandemic, kaya maganda na yung bukod sa trabaho mo ay meron ka pang ibang source of income na pwede mong asahan kung sakali mang bigla kang mawala ng trabaho.
Number 10, pag-aralang mabuti ang investment na gagawin. Ready ka na ba mag-invest? Good yan. Pero tanong, pinag-aralan mo bang mabuti? Kung hindi at ay sabay ka lang sa uso, naku, mauubos lang ang pera mo. Pagdating sa investments, may tinatawag na FOMO o yung fear of missing out. Ito yung emosyon kung saan natatakot kang makapag-iwanan at niinggit ka sa mga taong nasa paligid mo, kaya kahit wala ka namang alam sa investment na papasukin mo ay todo invest ka. Tandaan, lagi po nating i-practice ang DYOR or do your own research kung may mga investment opportunities kang makikita online. Pag basa-basang kakagat, salip ay mag-research ka muna dahil may chance rin na mascam ka lang. Kaya kung ayaw mo maubos ang pera mo, pag-aralan mo munang mabuti ang mga investment na papasukan mo. Huwag kang mag-i-invest sa mga bagay na hindi mo alam. To sum up, ito po yung 10 tips para iwasan maubos ang pera. 1. Magtabi ka agad ng para sa ipon. 2. Iwasan magpiling mayaman. 3. Piliin ang mga taong sinasamahan. 4. Iwasan ang madalas na pagkain sa labas at pag-order ng delivery foods. Iwasan ang pagsusugal. Iwasan ang impulsive buying. Umiwas sa utang or bayaran ito agad. Magtira para sa sarili. Dagdagan ang source of income. At pag-aralang mabuti ang investment na gagawin. So yan mga katropa. I hope mayroon po kayong natutunan. Thank you. So I hope mayroon tayong natutunan ngayon. Basta ating tatandaan, lagi lang magtiwala sa taas at huwag mawawala ng pag-asa. So, thank you and God bless everyone.